Hindi ka mag-isa. Kahit pakiramdam mo, walang panahon ang sino man para samahan o pakinggan ka. Kahit iniisip mo na walang makakaunawa sa sitwasyon mo. Kahit hindi ka naniniwalang merong tatanggap at magmamalasakit sa'yo. Hindi ka mag-isa. Alam ko madali itong sabihin para sa akin kasi hindi ko naman alam ang pinagdadaanan mo. Pero kahit ganon, hindi nagbabago ang katotohanang hindi ka mag-isa. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ka kailanman iniiwan ng Diyos, naniniwala ka man sa Kanya o hindi. Hindi kasi sa'yo nakadepende kung mamahalin ka niya o hindi. Dahil anak ka ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka niya mahalin. Kaya anuman ang tingin o damdamin mo sa Diyos, palasimba ka man o hindi madasalin o hindi marunong magdasal, wala yang kinalaman sa pagmamahal sa'yo ng Diyos. Naiintindihan mo man siya o hindi, o siguro sinisisi mo siya kasi pakiramdam mo hindi niya pinapakinggan ang mga dasal mo. O nagtatampo ka at nagre-rebelde at kusang lumalayo. Kahit yun ang ginagawa mo, ang pagmamahal ng Diyos hindi nababawasan, hindi nawawala, at hindi nangiiwan. Kung tayong mga tao, madalas ako kondisyon ng iniisip o sinasabi ng kapwa-tao, ang pagmamahal ng Diyos malaya. Walang kondisyon at sagana. Kaya nga sabi ko nga kanina, hindi pwedeng hindi kanya mahalin. Alam mo kung ano yung pwede? Pwede mo itong tanggihan. Siguro sasabihin mo, may tatanggi ba sa pagmamahal ng Diyos? Meron. Madalas nating tinatanggihan ang Diyos. Posible nga na tumatanggi ka sa pagmamahal ng Diyos nang hindi mo namamalayan. Kailan? Tuwing ginagamit mo ang relihiyon sa limitadong paraan na sa halip maging daan ito para makatuklas ka ng personal at makabuluhang relasyon sa Kanya, yung relihiyon, tinuring mo lang na listahan ng bawal at dapat. Kailan pa? Tumatanggi ka sa pagmamahal ng Diyos tuwing nililimitahan mo ito ayon sa makitid mong pananaw o imahinasyon o ayon sa hirap ng pinagdadaanan mong sitwasyon o ayon sa bigat ng emosyon. Tinatanggihan mo din ang pagmamahal ng Diyos tuwing hinahayaan mong matalo ng marami mong mga takot at agam-agam yung pag-asa na binigay niya sa'yo. O tuwing iniisip mong hindi ka pwedeng mahalin ng Diyos kasi mahina ka at makasalanan. O tuwing yung mapanghusgang pamantayan ng mundo ang ginagamit mong panukat sa pagmamahal niya sa'yo. Dahil dyan sa mga pamantayang yan at mga pananaw na yan, kahit gustong-gusto kang yakapin ng Diyos, hindi niya magawa. Alam mo kung bakit? Kasi parang ikaw yung kusang lumalayo, parang ikaw mismo yung nagtataboy palayo sa Diyos. Kaya kahit hindi ka niya iniiwan, dumadating yung panahong ang pakiramdam mo, mag-isa ka. Pero uulitin ko, hindi ka mag-isa. Kailangan mo lang huminto sa marami mong pinagkakaabalahan at pinangangambahan. Kailangan mo lang umuwi at magpahinga sa yakap niya na laging naghihintay, nag-aabang sa'yo. Kailangan mo lang hayaan ang Diyos na mahalin ka para manatiling buhay ang pag-asa. Para sa gitna ng walang katiyakan sa mundo, pwede ka laging kumapit sa nag-iisang katiyakan. Hindi ka mag-isa. Thank you.
Thank you.